Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Mazating Jaina C. Pascual ang magiging guru ninyo sa araw na ito. Tayo ngayon ay nasa Quarter 3, Week 1, Day 2. At ang ating objective ay count groups of equal quantity using concrete objects up to 50 and write an equivalent expression. Example given is 10 groups of 5. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagbibilang ng mga pangkat na may parehong dami gamit ang konkretong bagay at pagsulat ng equivalent expression. Sina Mila, Carol, June, at Fina ay nagdala ng 10 candy cane para sa kanilang proyekto sa kanilang paaralan. May ilang grupo ng candy cane ang mayroon sila? Ating alamin. Bilangin natin kung ilan ang pangkat ng candy cane. Isa, dalawa, tatlo, apat. May apat na pangkat ng candy cane. Bilangin natin kung ilang piraso ng candy cane ang mayroon sa isang pangkat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. May 10 piraso ng candy cane sa isang pangkat. Kaya, ang equivalent expression nito ay apat na pangkat ng 10. Bilangin naman natin ngayon ang mga cupcake. May ilang pangkat ng cupcake ang mayroon? Isa, dalawa, tatlo, apat. May apat na pangkat ng cupcakes. Bilangin naman natin kung ilang piraso ng cupcake ang mayroon sa isang pangkat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. May pitong cupcake sa isang pangkat. Kaya, ang equivalent expression nito ay apat na pangkat ng pito. Ngayon, bilangin naman natin kung ilan ang sorbetes. Ilan ang pangkat nito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. May limang pangkat ng sorbetes at sa bawat pangkat ay may ilang piraso. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. May anim na piraso ng sorbetes sa isang pangkat. Kaya, masasabi natin o maisusulat natin ang equivalent expression nito na limang pangkat ng anim. Ngayon, kayo naman ang magbilang. May ilang pangkat ng candy ang mayroon? Mahusay mga bata! May 2 pangkat ng candy at ilang piraso ng candy ang mayroon sa isang pangkat. Atin itong bilangin. Mahusay mga bata! May 12 piraso ng candy sa isang pangkat. Kaya, ang equivalent expression nito ay 2 pangkat ng 12. Mahusay mga bata! Ngayon, bilangin naman natin ang lollipop. Bilangin natin kung ilan ang pangkat nito. Handa na ba kayo? Sige, bilangin natin. Mahusay mga bata! May 8 pangkat ng lollipop. Ilan naman ang piraso ng lollipop sa isang pangkat? Mahusay mga bata! May 6 na lollipop sa isang pangkat. Kaya, ang equivalent expression nito ay 8 pangkat ng 6. Ngayon, bilangin naman natin kung ilan ang pangkat ng donuts. May 5 pangkat ng donuts. Ngayon, bilangin naman natin kung ilang piraso ng donuts ang mayroon sa isang pangkat. Mahusay mga bata! May 10 piraso ng donuts sa isang pangkat. Kaya, ang equivalent expression nito ay 5 pangkat ng 10. Mahusay mga bata! Tandaan, upang makuha ang equivalent expression,
Dapat mahati ng pantay ang bawat grupo o pangkat ng mga bagay. Kung naintindihan mo na ng lubos ang ating aralin sa araw na ito, binabati kita! Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay sa module. At kung hindi pa, maaari mong balikan ang video na ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!